Hello. Isang nagluluksang araw po sa mga mamamayan po ng Pura at sa pamilya po ng aking kaibigan na si Mayor Freddy Domingo. Ako po ay hindi isang Korean. Ako po ay taga Cavite. Pero ako po ay nandito ngayon sa harap nyo para magbigay also ng isang public address. So I am Lagi Delabin Cabiles. I am a licensed customs broker by profession, just like our dear Mayor Freddy Domingo. And I am also a blogger. Ramdam ko po ang pag-iinagpis ng bawat isa sa inyo. Dahil kagaya ko rin po, bilang isang matalim na kaibigan, ay ramdam po ang lungkot sa bigla ng pagpanaw ng ating pinakamamahal na si Mayor Freddy Domingo. Ako rin po ang kanyang best man nung siya po'y kinasal. At ngayon po, nakakalungkot lang na andito po ako muli para magbigay ng eulogy sa aking matalim na kaibigan. And let me bring you back, no, of my encounters with my dear good friend, Mayor Freddy Domingo. During college days po, sa second year po kami, nakaupo po ako sa aking table when all of a sudden, nakita ko po sa harap ko yung isang matangkad na lalaki. And that was Mayor Freddy Domingo. No, and he offered his handshake. Sabi niya, "Pare, I'm Freddy Domingo." And then, from then on, doon na po nag-start ang aming pagkakaibigan. Marami po kaming pinagdaanan na mga adventures at kami lamang po ang laging magkasama. Even during the killer quake, nasa third floor po kami ng TMI building that time. Hinawakan niya po ang kamay ko, hinila po ako pababa. "Pare, wag dito tayo sa baba. Delikado kasi nag-uubugan po that time yung building, yung school buildings namin." And then, dun po kami sa may Santa Cruz. Gusto niya pong pumasok sa Santa Cruz Church that time na may killer quake. So, hinila ko naman po siya, "Wag tayo dyan sa loob." Sabi niya, "Hindi, manalangin tayo." Sabi ko, "Dito tayo sa may monumento." So, dun kami sa labas ng Santa Cruz Church, nagpalipas ng oras. And then during our college days, natatandaan ko, because Mayor Freddy is also a member of a fraternity, yung Samahang Ilocano. And then marami pong grupo ng mga fraternities na kinukursuna na po ako that time. But si Mayor Freddy po, being a friend, is always there for me. As sinasabi niya po doon sa mga namumursunada, "Pare, arbor ko na yan." Ganun po kabuting kaibigan ang inyong mayor. Kaya po, isang napakalaking kawalan na si Mayor Freddy ay namaalam. I am considering my friend as a great politician because he is not. But he is a great public servant. Yun po ang aking kaibigan. And then during our college days, I would still recall, merong incident na yung kanyang fraternity ay nagkaroon ng kalaban at yung kanyang isang kaibigan ay nasaksak. I think it was publicized, no? May news article about that incident na kung saan makikita mo sa picture si Mayor Freddy habang karay-karay niya yung kanyang kaibigan at dinala niya sa Philippine General Hospital. Yung mga kasama niya
sitakuhan, pero si Mayor Freddy Domingo ay hindi po umalis at iniwan ang kanyang kaibigan. And then also, I think that was 2 years ago when we supposed, when I was trying to introduce somebody to Mayor Freddy Domingo. So we agreed to have a meeting. He was already mayor of Pura then. And then I, during that meeting, I noticed yung kanyang cellphone, no, parang Nokia, maliit. And then yung ka-meeting namin, sabi niya, uy, yung cellphone ni Mayor, bakit ganun lang? Sabi ko, hindi, ganyan lang talaga yan. Meron yan, front ng ika yan. No? I made a joke, sabi ko, front lang ni Mayor yan. And then when he was trying to contact somebody that time, medyo nagluko yung gamit niyang cellphone. So sabi ko, si hindi mo po pwedeng pakinabangan. And then, tinawag niya yung kasama niya, please get me my another phone. So, kinuha yung phone niyang isa pa, ipinigay sa kanya, and then another Nokia phone. So, same lang. So, I would consider my friend. Yung exact description ko to him is super humble, no? Humility at its extreme. Ganun po si Mayor Freddy. And then kapag kami po'y malimit na mag-usap, nung mayor na po siya, lagi niya pong binabanggit yung pagmamahal sa kanyang mga kababayan, no, sa mga matatanda. Yun po lagi. In fact, may mga kaibigan din ako, no, na mga investor. Na they know na si Mayor Freddy is a good friend of mine, na gusto nila mag-middleman ako para lapitan si Freddy. But I know already that Ms. Mayor Freddy is a very principled person. So kaya dun pa lang sinasabi ko na huwag na kayo mag-attempt pare. Kasi ang sasabihin lang naman ni Mayor, if you have good investment for my fellow people in Pura, then okay yan. No? For as long as makikinabang ang majority of the people of Pura. But kung ang iaalok mo kay Mayor is yung may under the table, then definitely he will not say yes to that, no? Kaya ako din mismo, sinasabi ko doon sa mga lumalapit sa akin, hindi po pwede. I know you're ready to be a very principled person. So sa aking kaibigan, I will make it short, no? Pare Koy, you made already your mark, no? In the history of Pura, no? Kagaya ng pangarap mo nung tayo nag-aaral pa. Kasi yan po, sabay po kami ng college, sabay po kami nag-atok ng board exam, sabay din po kami nag-aaral ng law sa Lyceum of the Philippines. So pinagtiyagaan po namin. And then just to share also, one good example on how Mayor Freddy as a friend, no? After college, actually, we decided to put up our own business, no? We put up a brokerage business that time. So we invested in it. We have our office in Santa Cruz, Santa Cruz area. Now, would you believe na in 1 year time, we decided to close down the business? You know why? Dahil si Mayor Freddy that time, meron siyang friend. Yung friend niya ay nangailangan. No, nangailangan ng tulong. So ang ginawa ni Mayor Freddy, yung aming capital na ibigay. So nung pagsabi niya sa akin, pare, nagamit natin yung ano, nahiram yung capital natin. Sabi ko, okay. Eh, kailangan ng tulong eh. So ganun siya mag-isip, no? Talagang when it comes to helping others, Mayor Freddy is naandiyan. Kaya sabi ko na lang sa kanya, jokingly, Mayor, mahirap ka maging partner. Mauubos ang ating kapital. But of course, mahaba ang pinagsamahan namin yan. The reason why we can joke around. No? So Mayor, as I mentioned,
My last farewell to you is that you made already your mark dito sa municipality of Cura, no? And I can tell right now that you will always be remembered by your constituents here in Cura. Yun lamang po as a pamilya, please accept my deepest condolences. Si Mayor Freddy po is parang kapatid ko na po yan. Mayor Freddy, hanggang dito na lang at paalam. Hanggang sa muli, kaibigan. Yun lamang po. Maraming salamat po.